Seryoso ang lahat nang sila'y makauwi sa mansyon, habang si Gregor ay wala sa mood nang dahil sa ginawa ng asawa. Kahit na magalit siya ay wala rin magagawa, masyadong inosente ito at alam din niyang walang alam si Arabella sa nangyayari. Kaya naman, nang sila'y pumasok sa loob ng mansyon ay agad sumalubong si Vera at Damon. Ara! Sigaw ni Vera at niyakap niya agad ito. Sinurin niya ito't saka nakahinga ng maluwag. Wala naman itong galos na kahit na ano at nagtinginan ang lahat sa narinig nila. Hindi po kayo sumama sa party ni Homer? Nandun po kami kanina. Aniyan ni Arabella at tumaas ang kilay ni Damon. Galing na mismo kay Arabella ang gusto nilang marinig kay Gregor. Is it Homer Londa? Tanong ni Damon at tumangon si Arabella. Opo dad, he's also nice. Napahila mo sila sa mukha at tinignan nila si Gregor at nasa likod nito ang dalawang kapatid. Judy, bring her to our room. Follow Judy and let's talk later. Sabay halik ni Gregor at noon ito. Wala itong nagawa kung hindi ang sumunod, kaya naman isang ngiti ang pinakawala ni Arabella bago tuluyang nawala sa paningin nila at buong first floor ng bahay ay napupuno ng hindi magandang tensyon. Samantalang ang mga katulong naman ay kinakabahan sa kanilang narinig at si Connor at ang dalawang kambal naman ay ganun din. Mukhang sila'y makakasaksi ng hindi maganda. Tulad na nangyari sa ospital na maaksidente si Arabella, tumingin si Damon sa anak at halata nitong pagkadismaya. Ngayon lang niya nakita ang ekspresyon ni Gregor na ganito at ang kamay niya ay kanina pa nakakuyom. Kaya naman umupo ito sa sofa at saka nagsalita. She need to stay here. Hindi na siya pwedeng lumabas. Yun na lang ang paraan para hindi siya mapahamak. Nang marinig yun na lahat, sila'y pabor at tama naman ito. Habang si Vera naman ay kinakabahan at panayantango, para siyang kakainin ng lupa sa sobrang takot at hindi niya kakayarin kapag may nangyaring masama rito. I know dad, I'll do it. Simpleng sagot ni Gregor at tumango lamang ang ama at inalis nila ang coat na suot ni Gregor. Ngayon lamang ito nagkaroon ng ganito at napatayo si Vera at sumelnyas kay Butler Tad. Kahit nawala si Soraya, meron pa rin silang nurse na malapit lamang sa mansyon. Sumelnyas ito dahil siya'y nag-aalala sa anak. Kaya naman tumayo si Vera at ginulo niya ang buhok nito. You should to be brave. It's just the beginning and also we don't want this. I don't know what to think. I'm afraid. Lumapit si Damon sa asawa at hinawakan niya ang magkabilang braso nito. Maging ang dalawang magkapatid sa likod ay walang magawa at sila'y indismayado rin na makitang ganitong braso ni Gregor. Dumating ang nurse at nagawa nilang tanggalin ang benda na humaharang sa braso ni Gregor. Sinimulan nilang gamutin ito at parang hindi man lang ito nakakaramdam ng sakit. Palibhasa ay lutang-lulutang si Gregor, kakaisip sa asawa niya. Ang kanyang katawan ay kumukulo sa galit at bumabalik ang imahe na nangyari sa mall. Wala man lang balak si Homer na saktan si Arabella. Siya hindi pa rin makakasiguro at hindi niya alam ang pwedeng mangyari kapag nainis ng husto si Homer. Baka mamay biglang magbagong isipan ito at pag-initan maigi si Arabella. Halos maikuyom ni Gregor ang kamay at sa galit nito, ang lahat ng nasa sali nagulat at napalayo ang dalawang nurse. Shit! I will kill that bastard! He dare to mess with me? Buisit ka, Homer! Hayop! Panayang mura ni Gregor at hindi na nito napigilan na sarili. Halos lahat ng nakita nitong bagay ay tumilapon. Agad itong tumakbo papunta sa loob ng opisina at lahat ng gamit doon ay kanyang pinagsisira. Naging aligaga ang lahat at lalo na si Vera. Pero pinigilan naman ito ni Damon. Let him be. We know him well. That's normal, Vera. Habang ang opisina ni Gregor sa labas ay sobrang ingay, dinig na dinig nila ang sigaw nito at ang pagwawala ng dahil sa mga binabasag nitong gamit. Habang si Argus at Simon naman ay agad tumakbo at pumasok sa loob. Hindi nila kayang marinig at makitang ganito ang kapatid. Kaya naman tumakbo sila at hinawakan ito sa magkabilang braso. Brother Gregor, that's enough. You have so much scar and blood. Awat ni Simon at sumunod na rin si Connor at ang kambal. Ang buong kwarto ni Gregor ay kanyang pinagmasdan. Wala pang ilang minuto pero halos lahat ng gamit dito ay basag na at nasasahig. Sila'y kinilabutan at parang hindi makagalaw. Kaya naman nakatayo lang sila sa likod ng dahil sa takot. Tumayo naman si Gregor at umupo sa kanyang swivel chair. Hindi talaga niya pansin ang sakit na natamo at tumawa ng mahina. Kasabay noon ang pagtayo ng balahibo ng lahat, ngayon lang nila narinig na tumawa ito at nakakatakot pa. Kaya naman, ang demonyo sa katawan ni Gregor ay biglang nagising.
Mukhang hindi na rin ito makakatulog sa pag-iisip ng dahil sa nangyari. Tanging imahe lamang ni Arabella ang kanyang nakikita. Bring Chengsu and his team. I want them right now. Naging alerto si Simon at nagawa niyang sanyasan si Connor. I want you to hire hundreds of bodyguard in this hacienda. I hate repeating myself and do what I say. I'm planning to move soon. Nagulat si Argus sa kanyang narinig. Masyadong marami ang guard na sinabi ng kapatid at wala siyang magawa. Ayaw niya sapawan ito ng dahil sa mood niya ngayon. I will, brother. Sabay talikod ni Argus at tangi ang kambal na lamang ang natitira sa loob ng kwarto. Kinakabahan ang dalawa at napatingin si Gregor na walang halong emosyon. You too. Do you want me to see angry? Get out now. Seryosong boses nito at natakot naman ang dalawa at tumakbo palabas. Para silang si The Flash at parang hinabol ng kabayo dahil pinagpawisan sila sa ganun lamang. Samantala ang anghel ni Gregor ay mahimbing na natutulog. Buti na lang talaga ay mabilis na nakatulog. Nang lumabas kanina si Judy ay agad siyang napatingin sa kwarto. Hindi naman nagising si Arabella at narinig niya mula sa second floor ang napakalutong na mura ni Gregor. Siya ay kinikilabutan at agad din pumapasok sa loob at inasikaso si Arabella. Tumayo ang mga balahibo niya at hindi niya akalain kung anong nangyayari sa ibaba. Lumipas ang isang oras nang magamot ulit ang sugat ni Gregor. Mabilis itong tinapos ng dalawang nurse at saka umakyat ito sa kwarto. Pinaalis niya si Judy at umupo sa upuan malapit kay Arabella. Ang kanyang kamay ay nangangatal nang hawakan niya ito. Hindi niya alam ang mararamdaman niya at parang natatakot ang isang demonyo. Ang kanyang katawan ay nag-aapoy sa galit sa tuwing naalala niyang mga nangyayari. Hindi na naman siya nito patutulugin at magiging bangungot pa ito sa gabi-gabi. I trust you, but please, trust me too. Mahinang sabi ni Gregor at hinalikan niya ang noo ni Arabella. Habang isang kamay niya ay may banda. Pinatakpan ito ni Gregor na sa ganun ay hindi ito makita ni Arabella. Isang malaking komisyon ang nangyari sa grupo ni Keeperlo at talagang malapit nang maubos ang tauhan niya. Hindi na siya makagalaw at nagawa niyang tawagan ang numero ni Simon at hindi niya alam ang gagawin. Hindi niya kayang isuko ang trono dahil pinaghirapan nila ito. Kaso nang malaman din ni Keeper ang nangyari kahapon sa kanilang boss ay agad din silang nainis. Gusto nila itong tulungan pero wala siyang magawa dahil ubos na rin sila. What should we do? Halos ubos na ang team. Isa sa mga gang member ni Keeper ang nagsalita at tinaas nitong kamay. Tumahimik naman ang lahat at saka itinungo ang ulo. Kung tutuusin ay talaga namang marami pa rin sila. Kaso hindi nakatulad ng dati. Kaya masama ang loob ni Keeper na tiningnan ang mga ito. Boss Simon, I found their base. We should wait dahil hindi magandang balita ang nangyari sa Mafia King kahapon. Ang pandinig ng lahat ay parang lumakas. Kanya-kanyang tumaas ang ulo ng mga ito sa gulat ng kanilang marinig. Hindi pa sila sigurado at hindi nila alam ang nangyari. Homer Londa stabbed our boss to protect his wife Arabella. That's why we need to be prepared and wait for his announcement. Napalunok ang lahat sa hindi nila ito inaasahan. Naririnig lamang nilang pangalan ni Arabella at halos lahat sila'y nalungkot. Hindi ito gagawin ng kanilang boss kung ito hindi importante. Kasi sure ako na susugo din tayo. Kasabay nun ang hindi nila inaasahang makita si Simon sa kanilang harapan at kasama nito si Coel at ang dalawang kambal. While on the other side, nakatingin si Gregor sa asawa habang masaya itong kumakain. Panayangitin ito sa kanya at hindi maiwasan ni Gregor na lumambot ang puso. Nawala biglang galit niya kahapon nang makita pa lang niya ang mukha nito. Kaya naman, hindi niya inaalis ang tingin sa mukha nito. Are you sure that you're okay? What happened to your right hand? Hindi naman yan ganyan kahapon, hindi ba? Bakit? May masakit ba sa'yo? Umiling lamang si Gregor at hinawakan niyang kamay ni Arabella. Don't ever talk to Homer, okay? Just ignore him when you see him because I don't like him. Kahit na sinabi ito ni Gregor, alam niyang hindi yung kayang gawin ng asawa niya. Wala rin siyang maisip ngayon na iba kung hindi ang pakiusapan nito. Why? Mabait naman siya, hindi ba? Bakit ayaw mo sa kanya? Sunod-sunod na tanong ni Arabella at hanggang ngayon ay nalilito pa rin siya habang ang isipan niya nalilito sa mga nangyari. Never mind, just finish your food and I will talk to someone and it's important. Tumayo si Gregor matapos kumain ni Arabella. Nagawa niya itong ihabilin sa mga katulong, lalo na kay Judy at Butler Tad. Wala kasing ibang taong nasa bahay dahil may trabaho rin silang inaasikaso na inutos niya. Take care, eldest young master. Sabay tungo ni Butler Tad at kinakabahan din siya.
Habang hindi naman tumugon si Gregor at umalis lamang ito, mag-isa palabas ng hasyanda. Kaninang umagi isang daang lalaki na matitipunong naririto. Sila'y bihasa rin sa pakipaglaban na talagang malakas ang resistansya. Halos hindi din sila nakaramdam ng sakit na parang si Gregor. Kaya naman namang ito'y kanya-kanya ng pwesto kung saan sila inilagay ni Damon at Vera. Habang si Gregor naman ay patungo sa gang base niya at hindi niya nakausap si Chengsu kagabi. Matapos kasing gamutin ang sugat niya, agad naman siyang umakyat sa itaas at nagpahinga. Kaya naman ngayon ay plano niyang kausapin ito tungkol sa plano at gagawin niya. Kaya naman na makalipas ang ilang minuto ay agad itong pinagbuksan ng gate na may takot. Kinakabahan na sila ay mayroon ng idea kung bakit naririto ang kanilang boss. Sila ay tumungo at binati ito. Boss! Habang walang emosyon na pumasok si Gregor, nagulantang naman si Chengsu na malalim ang iniisip. Lutang na lutang ito't nagulat na lang siya nang makita niyang taong iniisip niya kung bakit siya lutang. Napatayo agad si Chengsu at nilapitan ito, habang ang kamay at tuhod niya ay kanyang pinipigilan nang dahil sa pangangatog. Boss Gregor! Tawag ni Chengsu at naglakad naman si Gregor patungo sa swivel chair ni Chengsu at saka umupo. Pumikit lamang ito at hindi nindang sakit ng braso. Habang ang lahat naman ay napapalunok dahil hanggang ngayon ay wala pa rin sinasabi ang demonyo. Hindi tuloy alam ni Chengsu kung siya ba'y parurusahan kasama ang buong team niya. Kaya huminga na lang siya ng malalim at bumuga sa hangin. Akala ng lahat ay parurusahan sila ng demonyo nang ito ay dumating sa gang base. Halos 30 minutos na silang nakatayo at pinagmamasdan ito. Ngunit kahit isang salita'y wala silang naririnig dito. Hindi naman sila nangangawit dahil sanay na sila sa ganito. Kaya naman napalunok si Chengsu at napatingin sa kasama niya. Hindi nila alam na si Gregor na nakatungo sa lamesa ay mahimbing na natutulog. Wala itong tulog kahapon dahil palagi itong naiisip ang nangyari sa kanila. Parang binabangungot siya at hirap matulog. Boss, hindi na napigilan ni Chengsu tawagin ang pangalan ng kanilang boss. Paano naman kasi ngayon lang ito naging ganito? Nagawa na rin niya itong lapitan kahit na kinakabahan. Pero nang mapansin niya nakapikit ito agad namang sumenya si Chengsu, at dahang-dahang bumalik sa kanilang pwesto ang mga kasama niya at tahimik na umalis ang iba. Nang makita niya itong ganito, kahit papaano'y nagkaroon siya ng idea. Ang isang kamay kasi nito'y dumudugo, kaya naman alam na rin niyang dahilan. Lumunok na lamang siya ng laway bago bumalik sa kanyang pwesto. Ilang oras ang lumipas nang magising si Gregor. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Bastang tanda niya'y napapikit na lang siya bigla at nakatulog. Pero napatunghay ito bigla nang maalala niya si Arabella at doon din niya napagtanto na siya nga pala'y nasa gang base. Boss, ayos ka lang ba? Tanong ni Chengsu at kumumpas-kumpas naman ng kamay si Gregor at tumayo ito bigla. Medyo nahilo pa nga ito at parang tutumba. Kaya naman ang malapit dito na tauhan niya'y naging alerto at hinawakan siya sa braso na walang saksak. What time is it? Tanong ni Gregor habang nakahawak ito sa sentido at sabay hilot dito ng konti. Alas tres na po, boss. Masyadong mahaba ang tulog nyo, kaya hindi namin kayo ginising. Umiwas talibiglan tingin si Chengsu sa takot. Naalala kasi niya sinabi ni Gregor sa kotse ng ito'y dadalhin na nila sa gang base para magamot. Habang si Gregor ay tumayo na lamang bigla at naglakad papunta sa labas. Kaso, naalala nitong dapat nasasabihin niya kay Chengsu at lumingon. I won't repeat myself. This is the last chance, Chengsu. I don't want this to happen again. Do you understand? Nalaki naman tuloy ang mata nito at tumango, hindi ito makapaniwala sa sinabi ng demonyo at nakahinga naman ng maluwag nang makaalis ito sa harapan nila at narinig na tumunog ang kotse paalis. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Chengsu. Boss Chengsu, bakit parang nagbago ata si Boss Gregor? Hindi naman siya ganun noon. Isa sa mga miyembro ng team ang nagtanong, kahit sino naman kasi sa kanila ay mapapatanong talaga. Lalo na't nasanay silang hindi ito nagsasalita about sa mga second chances. Pero nang dumating si Arabella para mapagbigay na ito at kahit papaano ay nagiging mabait. Ano ka ba naman? Siyempre dahil yun kay Lady Ara. Hindi ba tama naman ako, boss? Sabat ng isa tumango si Chengsu. Wala nang iba pang dahilan para maging ganitong demonyo't dahil lamang yun sa anghel na si Arabella. Samantalang hanggang ngayon ay lutang na lutang pa rin si Gregor. Kahit na safe itong nagmaneho, ay lutang ang isipan nito. Habang ang braso na saksak ay kumikirot, kaso hindi ito alintana ni Gregor, hindi nito napansin na siya ay nasa hasyanda na at kinakatok ni Butler Ted ang bintana. Eldest young master, hindi pa po ba kayo bababa? Kaya napahawak si Gregor sa kanyang mukha at pinaghilamos ito.
Siya ay bumaba bigla at naglakad papasok. Pero ang diwa niya ay biglang nagising na makita niya si Homer at Kyron na nasa sala at nainom ng kape. Siya ay nagmadaling lumakad dito at tinawakan si Homer sa kwelyo. "What are you doing here?" May kahinaan lamang ang boses nito at tanging si Homer lamang ang nakakarinig nito. Habang halata at kitang-kitang galit ni Gregor sa kanyang mukha, ang tenga nito'y pulang-pula na parang kamatis at ang mga ugat sa kamay ay naglalabasan. Isang tawa lamang ang pinakawalan ni Homer at maayos niyang hinilang hawak ni Gregor na kwelyo niya. Ang dalaway nagkakasubukan sa mga titig at biglang dumating si Arabella na walang kamalay-malay sa nangyayari. "Nakita ko siya sa labas ng pinto kaya pinapasok ko na rin at okay lang naman daw kay Mom and Dad." Sabay tingin ni Gregor sa kanyang ama't ina na nakakunot ang mga noo at nakataas ang kilay. Dahil alam na rin ni Gregor ang dahilan nito. Siya ay lumapit sa asawa at sa kasamihan niya kay Judy. Kaya naman nasa likod nila si Judy na sila'y pumasok sa isang kwarto. "I'll talk to him, Judy. You know what to do and you should listen to him. I will get mad if you didn't." Sabay turo ni Gregor sa asawang nakakunot ang noo at tumango na lamang. Kasabay noon ang paglabas ni Gregor sa kwarto. "Follow me." Saad ni Gregor at sumunod naman ang dalawa. Habang si Damon naman ay pumasok din sa opisina ni Gregor at naiwan si Vera sa labas at binabantayan ito ng mga katulong. Ang mag-amay nakaupo sa sofa at nakatingin sa dalawang nakatayong si Kyron at Homer. "Don't you have a plan to sit?" Kinilabutan si Kyron nang marinig niyang boses ng dating Mafia King. Sila'y umupo sa sofa na may takot bukod kay Homer. Wala itong takot kay Damon, lalo na't kasama niya ito palagi noon at siyang palaging inaasahan sa mga bagay-bagay. "Long time no see." Nagawa pang maging kalmado ni Homer. Matapos niyang magbalak na pumasok sa pamamahay ni Gregor. Kung tutuusin ay hindi ito makakalabas ng buhay kapag ito'y gumawa ng gulo. Habang si Kyron naman ay kinakabahang maigi at wala siyang ideyang narito pala ang tungo nila. Kaya tahimik lamang si Kyron at umaasa lamang siya kay Homer. "What are you trying to do, Homer? I'm warning you. You can't get his throne and if you kill him, he die. My second and third son is still there. You are the next mafia king in this underworld, so you better think because you know me and I won't think twice to kill you." Walang emosyon na mukha ni Damon na talagang kahit sino'y matatakot dito. Parehas na parehas kasi sila ng anak niyang si Gregor. "Is that so? Then should I give you a surprise?" Kumunot ang noon ng mag-ama. Habang si Gregor na tahimik at ayaw pakinggan si Homer ay nagkaroon siya bigla ng sigla. "What do you mean? Don't you dare to plan stupid things. I hate your games." Sabay tingin ni Gregor sa kisame ng kwarto at tumawa ng mahina si Homer. Habang parang tuod lamang si Kyron at parang malapit ng maihi sa sobrang takot. "I'm just kidding. I think that the demons are afraid of their angels might get hurt." Wala sa sariling binanggit ito ni Homer at saka tumayo kasama si Kyron. Ito ay ngumisi na lamang at naglakad papunta sa pinto. Pero bago ito umalis ay nagawa munang magsalita ni Homer na kinainis ng dalawa. "I will wait until Arabella born your child. I will get your throne and no one can stop me and after that, I will make her mine and lock her up with me." Napatayo si Gregor at tumakbo ito papalapit kay Homer. Nagawa niya itong sapukin at halos tumilapon ito sa sala. Ang lahat ay nagulantang at panay lamang ang tawa ni Homer na mas lalong ikinagalit ni Gregor. "Shit, I'm going to kill you right now." Panay lamang sapok ni Gregor at hindi umiilag si Homer. Sabay aawatin na sana ito ni Kyron nang dahil sa takot at pag-aalala, hindi nila inaasahan ang nangyari. "Gregor, what are you doing? Nasasaktan siya!" sigaw ni Arabella. Kaso nagulat sila na bigla itong itulak ni Gregor at muntik na itong mawala ng balanse. Ang pag-apak niya pabalik ay nagkamali. Ang isa niyang paa ay napatuon ng madiin sa tiles at parang may tumunog doon ay kinasama na siya ni Arabella. "Ah! Aray!" Napadaing si Arabella at masama itong tumingin kay Gregor. Ang iyak nito'y umalingaw-ngaw sa buong sala at sa gulat ni Homer bigla niya sinapok si Gregor. Ang dalawang ito'y hindi matigil habang si Arabella ay panayang iyak sa sakit. "Diyos mio, Damon! Gumawa ka ng paraan! Talagang kayong lahat ay mananagot sa akin kapag may nangyaring hindi maganda kay Ara!" Sumigaw bigla si Vera at binuhat ito ni Damon at dinala ito sa kwarto nila Vera. Ipinato nila ito sa kama at ang isang nurse Shanda ay nagtungo sa kwarto habang si Soraya ay papunta na rin dito. "Pakibilisan at hindi na ako mapakali!" utos ni Vera at nagmadali naman ang mga ito't sumunod sa utos. Samantalang ang dalawang kapatid ni Gregor ay kakapasok lamang sa loob ng bahay at kasama nito si Connor at ang dalawang kambal. Pero sila'y nagulantang na makita nila kung sino ang nag-aaway
Mabilis na tumakbo si Argus at Simon para tulungan ang kapatid at maging ang iba at tumulong na rin. What the heck are you doing here? Tanong ni Simon at kumunot ang noo ni Cairo na marinig ang boses nito. Parehas kasi sila ng sinabi ni Gregor at medyo napaisip lang siya doon. Kaso parang bingis si Gregor at naalala niyang nangyari. Siya ay naglakad papalapit sa kwarto ng kanilang ama't ina. Kaso isang malakas na pagsara ng pinto ang narinig niya. Don't you dare to go there. I'm telling you, Gregor. Hindi ako natutuwa sa'yo. Kapag may nangyaring hindi maganda kay Ara, I'm telling you, talaga hindi mo magugustuhan na parusa ko sa'yo. Kinilabutan ng lahat at papasok na sana si Gregor nang dahil sa kaba at nagawa niya at tanging iyak at pag-ari ang naririnig ni Gregor. Kaya naman siya ay mahigpit na humawak sa kanyang bulsa at umupo sa sofa. Habang ang kamay niya ay nagsimula na namang hilamusin ang mukha sa sobrang inis na nararamdaman. You two, get out! Pagpapalabas na Vera sa dalawa at malis naman ito at nakinig. Hindi akalain ni Homer na may masasaktan silang hindi maganda at wala naman itong magawa kung hindi ang umalis na muna. Sa sandali nga, ano bang nangyari? Naguguluhan na ako. Tan ni Argus at hanggang dito, sa labas ay dinig na dinig nilang ingay mula sa labas ang iyak ni Arabella. Ano kayang gagawin ni Gregor? Ngayon palaging napapahamak si Arabella dahil sa pag-aakalang mabait si Homer. Ipagtapat na kaya niya kay Arabella ang tunay niyang pagkatao at ang dahilan ng paglapit ni Homer sa kanya. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.